Biyernes, nakilala natin si Lolo Virgilio na sa edad na 84 ay patuloy pa rin kumakayod para sa kanyang sarili. Ngayong gabi, panoorin po ninyo ang pagpapatuloy ng kanyang kwento. Pagod at sakit ng katawan ang inaabot ni Lolo Virgilio sa maghapong paglalakad, makahanap lamang ng magpapaayos sa kanya ng relo. Nagluluha rin ang kanyang mga mata sa matagalang pagsilip sa mga piyesa ng relo. Sa tuwing makikipag-usap, kailangang lakasan ang boses ng kanyang kausap para sila'y magkarinigan. May nabuti namin ipasuri si Lolo Virgilio sa mga espesyalista. I noticed na abnormal yung curvature ng kanyang spine. Kailangang tingnan po siya ng isang orthopedic doctor. Nagbabalat po yung kanyang lower extremities. I suspect na baka itong mga pananakit ng buto po niya ay bahagi po ng komplikasyon na already of psoriasis. Proper approach is first to establish the diagnosis. Ang inaakala ni Lolo Virgilio na malinaw pa niyang mga mata. Si Lolo ay may cataract na. Hindi naman siya emergency na kailangan ng operasyon. Malaking maitutulong sa ngayon yung salamin na ginawa natin sa kanya. Diagnosis natin ay presbycusis. Ito ay mahinang pandinig dahil sa nagkakaedad tayo. Kailangan natin munang malaman kung gaano kababa yung kanyang pandinig. Probably kailangan niya ng hearing aid. Nagpapasalamat po ako sa pagpapacheck up niyo po sa tatay ko. Bilang senior citizen, idinulog na rin namin sa kanilang barangay na mabigyan siya ng kanyang social pension. May nagmagandang loob para mailipat sa isang mas maayos na tirahan si Lolo Virgilio at mga bagong gamit ang handog ng mga donors sa kanya. At dahil gusto pa ni Lolo na magpatuloy sa pagkukumpuni ng relo, isang kiosk din ang ipinagkaloob sa kanya. Salamat sa Panginoon, sir. Yes. Sa pagtulong sa akin.